That's why I'm challenging him na makipagdebate sa akin. Oh. Sige, it's an open challenge. Oh. Kasi pariyo naman tayong lawyer. Friendly debate, isama mo pa yung kababayan ko taga Surigao. Si, na si White Hair Pimentel. Oh, yan. Si White Hair. Gandang umaga, Attorney Mark. Magandang umaga, Franco, kay, of course, kay Doc Lorraine, kay Ka Eric, at sa lahat po ng mga followers natin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, at sa lahat po ng mga platform. Lalo na yung ating pinakapaboritong pastor at pinakamamahal na pastor, Pastor yes. Apollo, si Kimuloy. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark. Yan, baka matanong ka na naman, Attorney Mark. Bakit yung ginigreet araw-araw si Pastor Kibuloy? Sabi ni Franz Castro, Arlene Rosas at Raul Manuel na mga komunistang teroristang operatiba sa loob po ng Kongreso. Attorney Mark. Yung pagpapasalamat, same din yan ka Eric sa pagmamahal. Tama. Alam ba, yung pagmamahal, yung pag-ibig, same also sa hate. Hindi pwede i-control ng ating government. Kung sino yung iniibig mo, kung sino yung ayaw mong ibigin, kung sino yung kasuklam-suklam mo, that is part of your constitutional right. Ayun, klaro ah. Yun ang tinatawag na freedom. Congressman Johnny Pimentel, makinig ka, please. Yung tinatawag na freedom of press and freedom of expression. Ayun. Expression, kasama doon yung ano yung pakiramdam mo sa kakapwa mo, kung yung mga policy ng government, okay ka ba? Yung sinong minamahal mo na tao, kung sino ayaw mo na tao, part yan. Yun. Right mo yan bilang isang tao. Ayun, klaro, and that is part of human rights na hindi pwede yan i-control ng taong bayan, ng ating gobyerno. Hindi pwede sabihin ng ating government na mahalin mo yan. Kung hindi, i-demanda kita, i-contempt kita. Kung hindi mo mahalin yan, pakulong kita. Hindi, walang ganun. That is part of your constitutional right bilang isang Pilipino and bilang isang tao. Yes, Attorney Mark. Oh. At dahil dyan, tatanungin ka namin. Yeah. Una, dun sa video, bilang ikaw ay anak Mindanao, Tubong Caraga Region, sa region ng Surigao, Agusan Provinces, at naging youth leader for 6 years, konsyal ng bayan, ang iyong ama naging gobernador sa lugar na ito, at ngayon sinasalanta ito ng maraming mga sakuna ng kalamidad at nangangailangan ng tulong nasyonal mula sa mga national leaders starting from the office of the president. And you hear the video in a meeting, itong si Secretary Anton Lagdameo na mapang-insulto ang kanyang sagot doon sa mga reaksyon na hiningi sa kanya ng presidente tungkol sa pagbibigay ng respondi at mga tulong sa lugar na sinalanta ng kalamidad at nangangailangan ng immediate na mga suporta mula sa gobyerno nasyonal. Yung opinion natin dito, walang personalan to. But yung sinasabi natin dito, bilang isang Pilipino and bilang isang tao, nakalagay po sa ating saligang batas yan, that public office is public trust. Clear. Ang ibig sabihin doon, ka Eric, pinagkatiwala lang ng taong bayan ang lahat ng opisina ng gobyerno. In fact, nakalagay po sa ating saligang batas that sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Claro. Ang ibig sabihin doon, yung kwarta na dapat i-release in case of calamity, galing sa taong bayan yan. Hindi dapat yan kung sinong kumatok, yun ang pagbigyan. Hindi yan kung sinong na gusto humingi, yun ang dapat pagbigyan. Kung hindi, kung sino ang nangangailangan, obligasyon yan ng ating gobyerno. Claro, that's the underlying word. Obligasyon tungkulin sa batas at legal at moral na dapat ginagawa ng gobyerno regardless kung oposisyon o kaya ka-administrasyon, regardless kung nandoon o wala ang gobernador o mayor, o regardless o humingi o hindi. Sapagkat sabi ni Attorney Mark Tolentino, that is an accountability obligation of the government to provide services, support, and other related government functions doon sa higit na nangangailangan na mga lugar at mamamayan. At kaya kayo nandun sa posisyon na yan. I think it will help a lot if yung mga government officials natin, no, like si Sap Anton Lagdameo, bumaba siya, no, pumunta siya doon sa kung saan nasalanta, and he should meet all the victims and he should look at the videos, no, of all what happened. At kilalanin niya, wag siya dyan sa air-conditioned niya na opisina, na pwede siyang magsalita from on high, na halatang taga-Forbes Park siya, no? Bumaba ka dyan, sir. Kilalanin mo yung mga tao. Kumbaga sinasabi mo, humingi kayo ng tulong. Eh nalulunod na nga eh. Hihingi pa ng tulong. Pipila pa sa'yo at hihingi. Mananalikluhod pa at hihingi ng tulong. Pag nalulunod na ang ating mga kababayan, obligasyon ng gobyerno na tumulong agad-agad. But a government that doesn't know its constituents and the people that they serve cannot serve well. Yeah. Especially if you have an attitude like that. So better
Ang sagot dyan, if hindi mo feel ang ganyang tungkulin at obligasyon, you can leave government. The government does not need people who look at power as their entitlement and look at funds as if private property nyo yan dahil nasa poder at posisyon kayo. Babalikan namin yan sapagkat may dalawang balitang magkasunod that we would like Attorney Mark Coyatol, Kuya Mark Tolentino to react lalo na sa usapin ng mga karapatan at pagtatanggol sa batayang karapatan sa malayang pagsasalita at malayang pamamahayan. Yan ka Eric, at dako naman tayo sa ating talakayan na importante na ma-educate ang ating mga kababayan kung tama pa ba ang ginagawa ng iilang mga opisyal sa ating pamahalaan. Bukod sa telebisyon, nais ngayon na mga makakaliwa sa kamera na iban sa social media ang SMNI. Yan ang resulta sa franchising hearing ng network sa kamera. Narito ang balita ni MJ Mondial. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises ay makailang beses na iginiit ng mga makakaliwang kongresista na dapat na raw ding i-ban sa lahat ng social media platforms ang mga programa ng SMNI. Ito yung kahit napatawa na ng indefinite suspension ng network sa free radio and TV dahil sa pagpaboor ng National Telecommunications Commission o NTC sa panawagan ng kamera laban sa himpilan. Sagot dito ng NTC at MTRCB, so if that is the case, Your Honor, should the MTRCB decide to endorse that suspension order to the NTC for suspension on other platforms, perhaps we can consider, the NTC can consider that, Mr. Chair. If the MTRCB decided to suspend or cancel a program in all kinds of media platforms and said decision is final and executory, we can endorse it to the NTC. Pero aminado ang NTC na hindi saklaw ng kanilang regulatory powers ang social media platforms. Ang MTRCB naman ay kasalukuyan na raw inaamyendahan ang kanilang charter para isali ang on-demand social media platforms sa regulatory functions. Pero kailangan ng batas para amyendahan ang MTRCB charter. Ang programang Laban Kasama ang Bayan ang numero uno sa pinuprotesta ng mga makakaliwa. Ang natatanging programa sa balat ng Philippine Television laban sa mga komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Nauna ng pinangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina ACT Teachers Congresswoman Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas at kabataan Partylist Congressman Raul Manuel bilang legal fronts ng CPP-NPA-NDF. Sila ang napupuna sa anti-insurgency program ng SMNI. Sinita naman ang mga abogado ng network ang tinawag nilang pagbubusal sa himpilan dahil pati social media platforms ay gustong i-ban. Lahat na attempts dito para busalan ng SMNI, lahat dito ina-explore. Tinanggalan na nga, binusalan na nga dahil sa order ng NTC na binigyan ng pagbubusal ng indefinite period ang SMNI. Tapos, siyempre hindi kasama doon yung online platforms. Hinahabol pa doon, ha? So, hindi ko alam, ang katanungan ko, sino bang takot sa SMNI? Ang Congress, ang investigation dito is only in aid of legislation. Hindi sila piskal, hindi sila korte, hindi sila trial of to gather evidence. Kung hindi, mag-imbestiga lang sila based on the kung gagawa sila ng batas. But granting na gagawa sila ng batas, kailangan yung batas na yan hindi ma-violate yung due process clause. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Yes, kaugnay sa balitang yan na mga kapartner ay nagpahayag din si Attorney Harry Roque patungkol dito sa hindi pa nakontento sa suspension na ipinataw sa SMNI. Panorin po natin ang balita ni Angel Pastor. Mga mambabatas, ang aking advice, gumagawa kayo ng batas, pag-aralan naman ang batas. Naintindihan ko na hindi naman kwalifikasyon ang pagiging abogado para maging mambabatas. Yan ang sagot ni Attorney Harry Roque sa mga makakaliwang mambabatas na nais ring isulong ang pagpapatanggal sa social media ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, makailang beses na iginiit ng mga makakaliwang kongresista na dapat ring iban o tanggalin sa lahat ng social media platforms ang mga programa ng SMNI. Ayon naman kay Roque, labag ito sa batas. Pero ako po ay tumayo sa Supreme Court para argue na yung takedown na wala pong judicial intervention ay labag po sa saligang batas. Kaya nga po yung provision ng Cyber Crimes Act na merong unilateral takedown ay napawalang bisa po ng ating Korte Suprema.
Sa pagdinig din nitong Miyerkules, aminado ang NTC na hindi saklaw ng kanilang regulatory powers sa franchise and social media platforms. Ipinaliwanag naman ni Roque ang limitasyon sa malayang pamamahayag. Ang limitasyon dyan ay kung merong clear and present danger na may karapatan ng Estado na pigilin. So, ang tanong natin, ang mga tanong sa mga House Speaker, kung tama ba na ang impormasyon na bilyones ang nagastos na sa pagbabiyahe, yan ba ay merong clear and present danger? Meron bang banta na magpapatayan ng Pilipino kung yan ay totoo? O yan ba ay isang tanong na po pwedeng itanong dahil kasama sa karapatan ng media ang impormasyon pagdating sa kanilang pang-araw-araw na buhay at siyempre kung paano ginagastos ang pondo ng gobyerno? Para sa Diyos at Pilipinas, kong mahal, Angel Pastor, SM9 News. Ayun mga kababayan, malinaw po na mulat sa pulpa ng binuo ang programang Laban Kasamang Bayan at nanindigan sila Pastor Kibuloy at ang SM9 na tuligsain, labanan ang CPP, NPA, NDF at lahat na mapangwasak nilang mga ginagawa, recruitment, pangungutong, panununog, pangbobomba at na mga front organizations at mga grupong ginagamit nila for infiltration sa urban areas including inside the government, in Congress, and in abroad, in the church, among others. Malinaw po na tinarget na ng CPP, NPA, NDF ang SM9 at ang Laban Kasamang Bayan. Before pa po ang kanilang successful tactical political alliance with the group of Speaker Martin Romualdez through the party list and their urban organizations like Bayan and party list nila. Attorney Mark, gaano kamapang abuso na binigyan sila ng plataforma at otoridad sa loob ng Kongreso upang saklawin ang mga bagay na lagpas na sa batas at sa kapangyarihan ng Kongreso at bumabangga sa mga pundamental na karapatan ng mamamayan, and yet parang hari itong tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF na si Raul Manuel, Arlene Brosas at Franz Castro during the hearing na kinukonsente ng mga congressman na kagaya nila Pimentel Tambunting at nila Paduano. What is your reaction to that bilang isang tagapagtanggol ng mga karapatan at nag-aaral ng batas, brother? Yung Attorney Mark. Yung ginagawa kasi nila, they're exercising yung tinatawag na legislative investigation. Okay. So ano yung tinatawag na legislative investigation? May mga limitasyon ang legislative investigation. Okay. Number one, it should be in aid of legislation. Ibig sabihin, dapat may plano silang batas na gagawin in aid of legislation. Kailangan it must be in accordance with an established rules and regulation. And third, kailangan respetuhin ang mga bisita na pupunta doon. Mm-hmm. And lastly, kailangan yung gagawin nila should be consistent with the provision of the Constitution and the Bill of Rights. Correct. Ang tanong dyan, yung ginagawa nila, is it consistent with the provision of the Constitution? Particularly, Franco, particularly yung tinatawag na freedom of press and freedom of expression. Hmm. Ang freedom of press and freedom of expression, ang Pilipinas is a democratic and republican country. Ang ibig sabihin doon, ang freedom of press and freedom of expression is one of the highest, highly protected constitutional right ng ating gobyerno. Hmm. Ang ibig sabihin doon, in case may conflict, may conflict na batas, may conflict na decision ng government agency, resolution ng government agency na in conflict or will affect freedom of press, freedom of expression, that government law, rules and regulation, decision are presumed unconstitutional. Ibig sabihin, kailangan ipapatunayan nila na yung ginagawa nila is consistent with the Constitution. Kung hindi nila mapapatunayan yan, the presumption will prevail. And that presumption is yung kanilang ginagawa are unconstitutional. Is that a Supreme Court jurisprudence? Supreme Court jurisprudence yan. Right. That's why yung isang congressman, sabi nila, na iba daw yung interpretation ko, hindi naman siya abogado. Si Pimentel ito. Oh yes, kababayan ko yan. Question, attorney. So, you said that, no? So, this is a law that takes precedence. It has this higher, in the hierarchy of laws, di ba? Why is it then na ganito ang nangyayari sa SM9? What does that say about the Marcos administration? Bakit nangyayari ito? I think nakalimutan nila ang konsepto ng freedom of press, freedom of expression, ang tinatawag also na democratic and republican government. Kailangan natin explain yan kasi yung purpose ng investigation na yun, gustong tanggalin ang social media.
gustong tanggalin, tinanggal nga nila yung TV, yung radio, overkill na nga eh. Mm. Gusto pa nilang tanggalin pati social media na yung radio and TV actually in violation niya ng due process. Bakit hindi tayo pinagbigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Ang tanong, nagpaliwanag ba kami doon sa Congress? Yung pagpaliwanag namin sa Congress in aid of legislation, hindi doon kagaya ng korte or yung mga quasi-judicial bodies like MTRCB or NTC na mag-submit kami ng ebidensya, mag-submit tayo ng position paper, mag-argue tayo doon based on evidence per evidence, based on rules per rules. Hindi yung patapangan lang, pataasan ng ihi doon sa Kongreso. So yun ang nangyari doon. Kasi ang Kongreso, hindi yan piskal. They have no prosecutory power. Hindi yan mga huwes na mag-decide. Hindi yan trial court na mag-gather ng ebidensya and they will decide based on evidence. That's why nag-argue kami doon, I think yung isang party list doon, ano yun, One Rider. So, yun. Oh, si Gutierrez. Oh, they were arguing yung tinatawag na what is the concept of a franchise. Sabi nila, franchise is a privilege. Tama naman sila. Franchise is a privilege. Discretionary nila yan na ibigay ang prangkisa. But? Pag patay na ang prangkisa, ibig sabihin, wala lang visa, i-renew ang prangkisa, privilehiyo yan. Like yung ginagawa nila sa ABS-CBN, privilehiyo yan. Kasi nga, pa-expired na, paso na, i-renew. Privilehiyo yan ng Congress. But pag ang prangkisa, may term na 25 years, may term na 20 years, hindi yan basta-basta natanggalin. Because a franchise na during its term is considered a proprietary right. Which means up to 2044, valid at legal ang franchise natin. It is a proprietary right. Kung gusto nila tanggalin, they should comply the due process clause ng ating salikang batas. Which means they have to go to the court. Dalawang klase ang due process. Okay. May tinatawag tayong procedural due process. May tinatawag tayong substantive due process. Mm. Ang procedural due process, ito yung tinatawag na notice and hearing. Okay. Dapat i-notify anong kasalanan mo, tapos bigyan ka ng pagkakataon magpaliwanag in a trial court. Yo. Yan, or in a court of justice. May tinatawag din tayong substantive due process. Ano yung substantive due process? Kailangan yung decision ng government, it should be fair, it should be just, it should not be arbitrary, and dapat hindi patayin ang konsepto ng Democratic and Republican government, kasama na doon ang freedom of press and freedom of expression. Follow-up tanong na attorney ba, kung ipasa kay Ma'am Lorraine at kay Brother Franco. Nakikinig ang taong bayan. Malinaw po na pinagkaisahan, pinagtulong-tulungan at ginamitan ng grave and very brazen scandalous abuse of power and authority by government, Congress, MTRCB, NTC. At tahimik lamang ang presidente dito despite of the fact na ito po ay parang mahigit pa sa isang deklaradong martial law, sapagkat sa deklaradong martial law, there are open and above anything else, inaamin ng gobyerno na gumagamit siya ng extra constitutional powers niya upang supilin ang karapatan sa pagpapahayag. Dito wala. Selectively, tinira ang SMNI. Ang tanong ng mamamayan, pinolitika ito, abuso sa poder, sapagkat hindi nila kayang supilin ang malayang pagdaloy ng katotohanan na naglalahad dito sa SMNI ng mga channels and platform. Ang tanong ng taong bayan, attorney, bakit hindi ito napapatigil ang ganitong kalagayang kinakaharap ng SMNI? Kailangan natin sabihin, kasi sabi ng iba na kagaya na daw tayo sa isang martial law. Okay, go. So basahin natin, ano nakalagay po sa ating saligang batas about martial law? Under the 1987 Philippine Constitution, nakalagay doon, martial law will not, should not suspend the operation of the Constitution. Ibig sabihin, kahit na mag-declare ng martial law, may due process pa rin. May freedom of press pa rin. Dapat. May tinatawag pang equal protection of clause pa rin. In fact, may tinatawag tayong yung warrant na kailangan gawin, kailangan ang mag-issue ng warrant korte is only a member of the judiciary. Like yung gusto nilang tingnan kung sino yung messenger o sino yung mga administrator ng Facebook natin or YouTube o ano ba.
Baka gusto lang kunin pati password. Oh. Baka gusto lang kunin, anong gusto lang kunin? At ang humingi niyan si Arlene Brosas na komunistang teroristang Urbano Operative. That is unconstitutional kasi parang gusto lang mag wala naman silang authority na mag-issue ng warrant, ng cyber warrant. Only the court can issue that. Same also yung bill na pinasa ni One Rider Party List. Anong pangalan nung si Gutierrez? Ano yun? Si Juan, si Richard Gutierrez. Oh, sino yung Richard? Ayun. Basta Richard. What's his name? Richard Gutierrez. Hindi, Ramon daw. Ramon. Artista yun. Hindi si Richard. Ramon, sorry. Ramon yata. Ramon. Parang Ramon, anong sinabi nitong Ramon Garcia, Gutierrez na One Rider, alalahanin ninyo malapit na election, ha? Ay, nagsabi sila, pumunta daw dito sa SMN. Inantayin natin na magpa-interview daw dito. Hindi, nakikain na taas. Grabe ang... At nahulog pa ang fried chicken nang kumain siya at pinapulot pa niya at pinunasan. Tapos, ang titirahin pala niya, siya magpaparibok ng franchise na illegal. Illegal ang kanyang ginagawa. Attorney, nagtanong ng mga tao sana. Delikadesa sana. Bakit daw? Walang pagkakaiba ito ni yung ex-co-host ko. Yung feeling guapa. Okay. Attorney, ang tanong ng taong bayan, gusto na namin idirekta sa'yo. Oh, yeah. Even in the period of martial law pala, the government cannot suspend the operation of the Constitution, the court, and even the provisions thereto related especially to press freedom and freedom of expression. Bakit daw parang wala nang tumutulong sa atin, ginigisa na tayo, iniipit, nilalatigo, kinakatay na ng gobyernong ito, bakit pati ang korte daw walang intervention? Hindi ko rin may paliwanag, Attorney Mark. Please educate our people. Hindi, may pag-asa pa. Hindi naman, of course, may proseso. Same time, sa lahat ng bagay, lalo na pag hindi tama yung ginagawa mo, may katapusan. Okay. Hindi naman palagi na sila palaging panalo, may katapusan yan. And second, kailangan ko i-clarify itong bill na pinasa ni Juan... Ni Richard Gutierrez. One Rider. Ramon ang pangalan. Hindi Richard yun. One Rider. O, basta ni One Rider. One Rider Party List. That is illegal. That is unconstitutional. That's why I'm challenging him na makipag-debate sa akin. Sige, it's an open challenge. Kasi pareho naman tayong lawyer. Friendly debate, isama mo pa yung kababayan ko taga Surigao. Si White Hair Pimentel. Si White Hair. But that is only a friendly debate. Walang away ito. Purely discussion lang sa facts, sa law, and also the constitutional doctrines ng ating saligang batas. Also, ng saligang batas ng Estados Unidos, gamitin pa natin yan to have a friendly debate. And this is an open challenge. This is a friendly debate. Walang personalan, walang away. Just one hour and a half, i-dedicate po natin, i-request natin ng SMNI dito sa Laban Kasamang Bayan. Monday, Tuesday, Wednesday, pumunta po kayo at i-announce natin ang taong bayan para mag-observe. And you will be treated fairly, squarely, and objectively here. Kung ayaw nila dito, we can go sa Plaza Miranda or sa anywhere. Sa Luneta. Luneta, but friendly debate. Okay. Attorney,